petisyon may salita ng Diyos na dumating sa kanilang mga buhay. Ngayong hapong kaya na ito, Pastor Dong, kaya ang matututunan natin sa ating mahal na kaibigan, kapatid, kapamilya, ka-prayer partner, paano kaya siyang tumugon sa panawagan ng Diyos? Paano kaya siyang tumugon sa panawagan ng Panginoon? Mga ka-daily life sharing, ang bisita natin ngayon ay hindi maaaring siya ay bago sa inyo, pero sa aming mag-asawa, kaibigan na po namin, ang buong pamilya, 2004 pa sa Singapore. Nakilala namin sila doon. At ngayon ay nasa New Zealand na sila. Ay, talaga naman. Tatlong taon na sila sa New Zealand. At para marinig natin ang iba pang mga detalye, mga ginawa ng Panginoon sa kanilang buhay, i-welcome natin live sa ating studio via Zoom from Christchurch, New Zealand. Pero ngayon ay nasa Wellington, New Zealand siya. Walang iba kung hindi ang minamahal naming mag-asawa at mamahalin niyo din. Ma-in love din kayo sa kanya. Yun. Dahil pagbukas ng camera, meron ka kaagad masasabi. Wala pa siyang sinasabi, may masasabi ka na. Kanino siya kamukha? Amen. Hallelujah. Let's all welcome the woman of God, the woman that responded to the call of God, Pastor Ruth Ursua. Welcome! Woohoo! Grabe. Mga kababayan, hindi po ako kaabangers. Ako'y kaibiganers. Nagsisimula pala tayo. Nag-umpisa na. Kaibigangers, yun. Sige nga. Nagpapatawa lang ako kasi naiiyak na ako, Pastor, sa mensahe mo eh. Patuloy ang pagtawag ng Panginoon sa atin. Amen? Amen. Talaga. Yan. Sige po, bumati po muna kayo, Pastor, ha? Pinabati ko po kayong lahat na nakikinig. Gumawa, you know, you made time for this. Because you know this is important for you. Dahil magpapalago ng pananampalataya natin. Amen? Mm. Well, andito rin po ang kuya ko, ang kapatid kong bunso, probably yung ate ko, nandyan din. Oh? Si Papa, may kaibigan ako, si Leia. I think, hi Leia, andyan yata siya. She needs a lot of encouragement. May pananawagan to, Pastor. Yan. At ang buong pamilya ko, alam kong may pananawagan din sila. And my dear Ferdy Ursua, ang aking husband brother, ayan. Ay, lako. Pastor Dong, Pastor Ray, na-miss ko kayo. Yan, lalo na kami. Miss na miss. Yan, pag nasa Malaysia ako, tumatawid pa talaga kami ng Singapore. Oo nga. Makita lang sinasadya sila. Pa natin, Pastor. Oo nga po. Pastor Dong, alam mo ba? Tignan mo ang bumabati. Sabi ko na nga, gusto ko malaman yung mga nakakita. Unang kita pa lang. Sabi ni Ate Rosemary Socias, may-ari ng parlor ito eh. May-ari na salon. Alam mo, sabi niya, ha, wow, ang ganda ng hair. Talaga naman. Alam niyo po, yung mga nagre-respond sa tawag ng Diyos, pati buhok niyo, pinagaganda ng Diyos. Sabi sa France, sabi ni Bea Dubyard, kakaiba nga siya kasi ang buhok iba ang kulay. Hindi po ako nagpakulay ha, natural yan. Pinag-pray ko lang, Lord, ayoko nang mag-die. Ako, tinawag mo at siguro naman eh, iingatan mo rin tong buhok ko dahil ang, alam niyo yung anit mo, pag-die ka ng die eh, no? Apo. So sabi ko, Lord, paano kaya na hindi ako mag-die? Okay, gray hair, pero mukhang bata. Talaga naman. Ang galing. Nako, mga ka-daily live sharing, hulaan nyo nga ilang taon na si Pastora Ruth. Huwag nyo muna nga. Muna i-vulgar, Pastora. Ilang taon na si Pastora Ruth at sinabi niya, binati niya ang kanyang mister. Ilang taon na kaya ang kanyang anak? At ilan kaya ang kanyang anak? Sige nga. Sabi ni Bea Dubia, France, kakaiba nga siya. Kasi ang buhok, iba kulay. Uy. Sabi ni Pastor Estong, nandito din kami. Nandito din si Bishop Herb Malabanan. Ayan. Sabi ni Pastor Marivic Manga,
magpapa-white hair na din ako. I'm not sure kung nakikinig ang mama ko, ha? Ma, kung nakikinig ka, tinawag niyang sumpa ang gray hair namin kasi lahi sila ng snowy white hair. Oh, lahi na. Pero sabi ko, Lord, hindi pwedeng sumpa ito, eh. Yes. Hindi pwedeng pagpapala ito, and I'm gonna embrace it. Sabi ko. So then I stopped coloring na. Tinigilan ko na. Sabi ko dun sa salon, pwede mo bang, ayoko nang magpakulay, eh. Pero paano kaya na mukha pa rin akong bata? Eh, sabi sa akin nung hairdresser, okay, let's do it. So, talagang, natural po yan, natural. Kaya yung mga, ano, challenge. Ipakita mo yung kabilang side, i-hit mo ng konti. Oh! Hallelujah! Hindi sa buhok pa lang, may usapin na. Sabi ni Ate Rose Socias, dito sa Pilipinas, binabayaran ng mahal, magka-hair lang ng ganyan. Kaya yan, ayamanan na. Yes, nung nagpagupit ako, sabi niya, alam niyo ba na $700 dito para magpaganyan? Wow! Because when I, $700. So sabi ko, wow! Kaya ma, kung nakikinig ka, hindi sumpa ang maputing buhok. Ang mami ko, snowy white na, eh. she'd been dyeing her hair all her life. Hindi, hindi pinakula yan. Ngayon, hindi na siya pinakulay. Pareho na kami. Sabi po ni Pastor Ernesto, wisdom daw po yan, sabi niya. Sabi din sa Spain, ang white pala ay nakakabata kay Lord. Ayun. Oh. Ang galing na. Ngayon, Pastora, yan pa lang sa white hair, ang tindi na ng calling, ha? Hindi na daw magpapaputi ng buhok si Doktora May. Ayaw niya na rin. Ang galing daw ng style. Ang lakas makamillennial ng ating mahal na guest. Ang ganda po, sabi po sa Malaysia. eto na. Sabi ng diba, sabi ni Paul to the Romans, I become a Roman, to the Greeks, I'm a Greek, so that I can win, diba? So wow. Medyo trendy tayo. Medyo trendy na. Anyway, sabi din sa London, ayaw nilang huminto. Sa London, hindi na rin daw siya magpapaputi ng buhok. Sabi ni Mega Bawa, beautiful talaga. O sabi ni Brother Ben Manga, natural white or gray hair is wisdom. Wow! Kaya Brother Ben, huwag ka na rin magpapakulay, ha? Kasi si Brother Ben nagpapakulay pa din. yung anit, iniingatan. So ibig sabihin, sa buhok pa lang, may mensahe na. The message is, you embrace the person that, you know, God made you to be. Yeah. Diba? Pastor? Yes. Maitim ang buhok. Maitim ang buhok. Maganda yung maitim ang buhok. Kailangan mag-like. Malaga naman. Yan. Sabi din sa Brunei, sabi niya, maganda nga naman ang hair ni Pastora. Ang ganda ng hairstyle. Wow. O sabi naman ng Lynn Lucero sa Sydney, ang sister ko po, ganyan, puro puti, hindi din nagpapakulay. Yes! Wow, parang si Sharon Cuneta, si Pastora. Para daw po ko si Sharon Cuneta. Hindi, parang si Marian Rivera. Pastora, walang kupas yung Marian Rivera na yan, ha? Wala mo? Walang kupas. Oh. Gracias na Diyos yun. Sabi tuloy sa France, usukin na natin yan. Yun. Okay, Pastora, salamat dahil sa buhok mo pa lang, sa itsura mo pa lang, may mensahe na. Pagpapala na. Amen. Zali Arisobal Monte Hermoso, artistahin si Pastora Ruth. Oy, di ba? Ngayon po, Pastora. Pastora, magkuwento kayo. Sino po ang magulang nyo? Ilan kayong magkakapatid? At ano ang kabuhayan ng magulang ninyo noong mga bata kayo? Well, nakikinig sila. Papa Roger, si Mama Susie, yan ang aking mga magulang. Papa Roger is a family man. Mm-hmm. And we're so grateful dahil talagang inalagaan niya kami. Kahit na mahirap noong mga panahon niya, nag-aral siya para to earn his
university degree. He's actually a professional mechanical engineer. Wow. And he rose from the ranks. He rose from the ranks. He worked hard for us. So siyang aming main breadwinner. And meron akong tatlong kapatid. Meron akong Ate Edna. Meron akong Kuya Jojo. Ako at si Ana, yung aming bunso. At kami po ay hagdan. Sabi po ng papa ko, kung hindi po raw sila nag, you know, birth control, 12 kami. Oh! 12 kami. 12. Yan ang pagkakasabi niya. Yeah, 12 kami. So, yan ang aming pamilya. At kami po ay, ganun lang po, eskwelahan, bahay po kami. Mm-hmm. And we were well provided. We thank God for that. So before we came to know the Lord, God has blessed us with contentment, satisfaction, just nice para sa pamilya. Pastora, kumusta po ang love and discipline na nakita mo sa iyong mga magulang? Alam niyo, disiplinarian po ang aking nanay. Siya po ang tumitingin sa amin. As much as she can, she stayed home, she cooked meals for us, kahit na may katulong siya. Siya yung maglilinis, she'll make sure na in order ang mga kwarto namin, at laging may pagkain yan sa hapagkainan. Wow. At pag may nagkamali, syempre, alam niyo na yung traditional discipline, traditional way of discipline sa atin, di ba rad? Hindi rad pala, walis. Pastor, ikaw ba yung napalo ng walis tingting at chinelas? Yan. Kaya, takot kami sa kanya. Si Papa naman ay tahimik, nasa background lang yan. Tahimik lang na siya lang yung taga-feedback kay Mama. Si Mama, pagka merong diferensya, sabihin niya, sasabihin ko sa Papa niyo, ganyan yan. Yun ang nakita ko sa parents ko. Mom honored Papa. Wow. Very much. Mm-hmm. Yeah. And si Papa naman talagang mahal na mahal niya lang si Mama. Wow. And at ang way nila is, eto pa sabi ng Mama ko, kayo pag nag-asawa kayo, dapat yung cheque sa inyo, kasi ganun po si Papa. Cheque kay Mama. Alam niyo, yun yung ating traditional yun eh. Okay, in the past, ganun daw eh. Opo. Pero syempre, nagbago na. Nagbago na. So, si Mama lahat, nagbabudget. Ganun ang pamamaraan nila. And, saan ako natutunan sa kanila? Saan po kayo lumaki, Pastor? Saan po kayo lumaki? Lumaki kami sa Pasig. Ah, sa Pasig. Lumaki kami sa Pasig. So, nandun lang ang eskwelahan namin. Hindi kami umalis ng Pasig until nag-mission na ako labas ng Pilipinas. Matagal. Until now, nandun sila sa aming lugar sa Pasig. Oo. Pastora, sorry ha. May nagpapatanong. Saan daw po kayo sa New Zealand? Tinatanong ni Eleanor Reliege. Yan. Saan daw po kayo sa New Zealand? Sa Christchurch po kami. Sa Christchurch. Okay. Yes. Kaya po, malalaman. Eastern part of Christ. Okay. Ngayon po, Pastora, so nakita mo yung love and discipline ng magulang mo. Back then, kung ang papa ninyo ay breadwinner, sa gabi na ng ganun, may bisyo po ba siya? Oo, meron siyang bisyo. Oops, sorry. Siyempre, may barkada, yung mga, nilalabas niya yung mga kasama niya sa opisina, yung mga empleyado rin doon. Yun, inom-inom sila. Diba, Pops? Ayun, yun ang kanyang bisyo noon. Pero lagi niyang kinakwento, magaling siya sa touching. Ano, touching? Eto na, touching? Ano yun? Oo. Yung mga laro nung araw. And he's good in gambling. Oh. Sa touching. Kasino sila ni Mama. Nagkakasino silang mag-asawa noon, natatandaan namin. Mahilig naman sila sa ganun ng araw. Maliban doon, may sport ba sila?
ang Papa, si Papa, at si Papa, si Papa mahilig sa sports. So what? kahit na medyo, of course, tinigil na niya yung pag-inom niya, although nung in the olden times, umiinom yan, pero sasabayan niya yan ng ano, ng takbo, tennis, squash, nung may pelota pa, pelota. So, pero until finally, nag-stick na siya sa tennis, yun ang kanyang sports, at dinala niya kaming lahat para maglaro ng tennis. Pag summer, i-enroll kami ni Mama sa mga activities like swimming, tennis, yan, piano. Kasi sabi niya, yan yung pinangarap ko noon na hindi natupad. Kaya binigyan niya kami ng opportunity na maranasan yun. Ang galing naman. So, sa inyo, yeah, sa inyo po, Pastora, unang tanong ko, sa inyong magkakapatid, sino ang madalas mapalo o madisiplina? Sino ang paborito ng pamalo na tamaan noong araw? Maring nakikinig siya, yung bunso namin. Ah. Ang kung, siyempre, one and only son. So, habulan yan sa kapagkainan kasi hindi kumakain ng maayos eh. Tapos pag away-awayan kami, eh, medyo tahimik ako, sila napapalo, ako medyo hindi ako napapalo. Kasi parang ang bait ko. Oh. Ang bait, parang ang bait. Pag mahuhuli na kami, sumisigaw pa yung isang kapatid ko, tahimik na. O, siya ang napapalo. Play safe. Yung aming bunso, she came out to be a great evangelist, very bold in her faith. Pero nung bata kami, talagang very bold siya. Very bold. Very bold. Bibo siya. Bibo siya, okay. So, kung every summer may mga music classes kayo, ano naman po ang in-enroll sa iyo? Piano, particularly piano, talagang inano namin yun, kinarir. Kinarir namin, yung kaming lahat. Oh. But somehow, yung teacher, nawala siya, so hindi natuloy yung aming recital. Oh. Si Mama, binibayan ng piano, para talagang love na love niya ang piano. Wow, marunong po pala kayong tumugtog. Ay, sa kantahan, Pastora. Sa kanta, si Mama pala, singer. Oh. Singer siya in her own right. Oh. Pag kami function ng mga, nung in our younger days, kakanta yan. New York, New York! Yan. Mga cabaret. Cabaret. Nakakilala sa Panginoon, kung sumasayaw pa yan, tinataas ang paa. Eh, yung nakakilala sa Panginoon, sabi niya sa akin, Lot, tawag niya eh, sa akin. Lot, parang nung nakakilala ako sa Panginoon, hindi ko na maitaas yung pa ako pagka nag-New York ako. Kaya papalitan, kaya sabi niya, papalitan ko na yung kanta ko, sabi niya. So, pinakanta uli sa isang function, hindi niya New York na, the greatest love of all. Oh! Ay, naku. Then mga papuri songs, mga yun ang kinakanta ng Mama. And the worship songs powerfully ministered to my mom. Wow. That's how the Lord. Amen. Okay. Especially. Kasunod nating pag-aralan ngayon ay school, elementary. Elementary days mo, kwento mo nga sa amin yan. Elementary days. Dahil sa taytay. Oh. Sa taytay kami na. Nung from kinder to grade 5 nasa St. Catherine ako, kami sinend ni Mama. Natatandaan ko si Mama, napakatyaga, sinusundo kami noon, hatid. And then grade 6 nilipat niya kami lahat sa medyo malapit na Pasig area, sa St. Paul's, Pasig. Doon niya kami nilipat. And si Kuya naman sa Lourdes School. Kaya hatid sundo. Kaya sa ang aming buhay ng mga panahon na yon, talagang bahay, eskwelahan, oh, carpool.
Eh, sabihin ng elementary, hindi mo naranasang magbarka-barkada. Hindi. Oh, mabait ka noon. No elementary, hindi ka na disiplina, walang bad news, no elementary ka, puro good news. Ang boring ng buhay ko, no? Elementary achiever po ba kayo? Well, elementary, honor, mga ganon. But it's just pushing myself. I'm very competitive. Academically. Nag-enjoy ako sa math. I love math. Si Papa, kino-coach niya ako sa math. And because he coaches me sa math, nag-excel tuloy ako sa math during my high school days. I love math dahil si Papa helped me to love math. Wow. So hanggang college yun. Kaya si Papa at some point had to go abroad dahil nagkaroon siya ng assignment. So nawala yon. Kaya talagang down ako. Down talaga ako. Si Papa, idolo ko yun eh. Kaya gusto ko rin maging engineer makagraduate as an engineer. Yun ang pinangarap ko. Kasi alam mo na, you look up to him. Napaka-successful niya. Okay. And I thought, siguro pag-engineer ako maging successful din ako. Kakaririn ko to. Mm-hmm. Ganon. So I was competitive. I was, excelling in math, physics, algebra, yung ganon. So when I got into college na ba? Hindi pa po. May mga nagtatanong, naglalabasan na yung mga taga Pasig. Saan daw po kayo sa Pasig? Taga De Castro kami. Oh, De Castro daw. Paano na yan? Pakakainta. Border na ng... Okay, pag-usapan muna natin yung high school life, Pastora. High school life. My high school life. Kaganda. Alam mo yung sino kumanta nun, Pastor? Sino ba yun? Ano high school yun? Life. Sharon Cuneta. Di ba yun? Kalimutan ko ha? Narinig ko yan dati sa ate ko. Sharon. Incidentally, nung lumipat ako sa St. Paul, kaaalis lang. Kasi walang high school nun sa St. Paul, St. Paul's Pasig. Kaaalis lang ni Sharon Cuneta. Hindi kayo nag-abot. No matter. So, hindi kami nag-abot. Kaya, akala ko pa na mag-aabot kami para makapag-duet man lang kami. You know? Hindi kayo nag-abot. Pastor Dong, malalim ang iniisip eh. May maraming iniisip yan. Alam mo. Trabaho ko muna kasi mamaya siya. Nakikinig muna siya sa kwentuhan eh. Ikaw ah. Tsaka nung panahon sa high school ko, naaalala ko yung mga That's Entertainment. Panahon namin. Alam mo na. Go to parties. First year, second. Pero talagang medyo nangangarap ako eh. Siyempre, nangangarap ako na to get into a good school in college. So, medyo sineseryoso kong aral ko. Pero, andun pa rin ang pagkamaldita eh. Siyempre, di ba? Nung high school. Go to party, etc. Nung high school, oo. Pero, naging busy sa school pa rin. Kaya wala yung mga lakwa-lakwa masyado. Kasi, sa clubs, mga clubs. Math and science club, cooking club, lahat na yata ng yung Marian Youth Civic Action, MICA, that's a religious club we had in St. Paul. I was very involved there. Sabi tuloy ni Ruben Redmanga, baka daw po mas sumikat po kayo kay Megastar kung kayo nag-abot. Mas sumikat ka daw. Ano ba? Sumikat o sumakit? Red, ano ba yung Tagalog mo? sumikat o sumakit ulo? Sabi ni Yolanda Liao, doon nag-aral sa St. Paul si Sharon, naging student ng tita niya, si Daisy Lixie. Yes. Baka teacher mo si Daisy Lixie. Okay. Siguro nung tao. Yeah. So, pag nung high school, very idealistic ka. Alam mo, pag nakikita mo mga That's Entertainment nagpe-perform doon, parang gusto mo, you want that popularity, di ba? You want, you know, you want to be liked. And
you know, I grew up wanting to be liked. I grew up having a lot of insecurities, believe it or not. Mm-hmm. And probably that's why I'm being pushed to excel, to prove myself. Mm-hmm. Kasi nga mabait eh, di ba, Pastora? Self-righteous. Grew up wanting to be like. So, nung high school po kayo, nag-excel naman po kayo sa mga academics? Well, nag-excel ako sa academics, except for chemistry. Mm-hmm. Hate ko ang chemistry. Hindi ko masyadong mag-grasp sa isip ko. Yung mga... anyways, mm-hmm. But another subject was... Sabi ko nga eh, may pangarap ako eh. I need to get to the best university. Wow. I need to get good grades. I need to reach the, laging, di ba, yung NCEE. Kailangan. So nasa isip ko yon. Nasa isip ko yung pangarap. Gusto ko maging career woman. Mm. Sabi ko nga, idol ko ang papa ko eh. Opo. Nung high school po kayo, ano ang unforgettable moment ninyo nung high school? Unforgettable moment nung high school. Wow. Nagka-crush ka na ba dyan? Kuya Ferdy, kwento-kwentuhan lang to ha. Makinig ka lang dyan ha. Wala, eh kasi nasa girl's school ka. Mm-hmm. You're so shielded. Andun pa lang within the walls of... Minsan tatakas kami. Minsan ito, siguro yung barkada ko nakikinig. Tatakas kami, paminsan-minsan, meron... You know, pupunta kami sa Green Hills, paminsan-minsan lang yun kasi may gwardiya doon, saka yung pupunta, mga ganon. So, hindi masyado. Pag may parties yan, nakaka-meet kami ng mga, you know, boys. Kilig-kilig. You know, naalala ko yun. I have memories of those na nasa dilim kami lahat. Nasabi ko, paano ko naman makikita ang mga itsura ng mga ito at malaman ko sinong gwapo rito eh, nasa dilim kami lahat. May makikipagsayaw sa'yo, hindi mo alam kung anong itsura nun, diba? So, anyway, hindi masyado king appealing sa akin yung ano, yung mga bagay na yon. But it was fun. But the most memorable was when I was in fourth year high school. Wow, sige nga po. Diba? Nung fourth year ako, I was very much involved in a religious club sa school. Mm-hmm. Nagka-catechist kami, nagtuturo. And inside of me, I have this longing to talk to God. To know Him. Yung ganon. And to be an answer to the issue of poverty sa bansa natin. Mm. Paano kayo? Kasi nagpupunta kami sa mga slums, rural areas, yung ganun. Mm-mm. So parang merong kind of idealism. Mm. Alam, you know, maging sagot sa problema ng bayan, yung mga ganun tipo. And then, ang kuya ko, isang araw, bigla kaming hinarang. Oh? Makinig daw kami sa kanya. Mm. Dala-dala niya ang Biblia. Mm. Yan, fourth year high school ako niyan. When my kuya introduced Jesus to us, to me and my younger sister. Mm-hmm. So I can never forget that dahil napag-isip ako eh dun sa mga sinasabi niya. Mm-hmm. Diba po, righteous ako. Mm-hmm. Mabait ako eh, pabait-bait, diba? Mm-hmm. Eh, bigla niyang one day he called us, sabi niya, "Ali kayo, meron kasi kaming maliit na rock garden doon sa bahay." So inupo niya kami doon, tapos nagsulat siya sa blackboard. Ano yung sinulat niya? Ephesians chapter 2, 8 to 9, that became my life verse. Wow. "For by grace you have been saved through faith, and this is not from yourselves. It is a gift of God, not by works." Siguro ang kuya ko, alam kasi lagi sa sayo, mas kilala ko pa si Jesus kaysa sa'yo, mas mabait pa nga ako kaysa sa'yo eh. Mm. Yung ganon. Mm-hmm. So isang araw binigay niya yung verse na yon, and that really made me think about my life, if it's not by works, and I literally asked this to myself, no? Maybe I was asking it
to someone up there. So if it's not by works, then how? How? Because all my life, you know, I'm taught to get to heaven, you have to be good. You have to pay this indulgence. You have to pay this, or you have to do this. You have to complete this, para maging, papasa ka na, para makapunta ka sa langit. Pero walang effect naman yun dahil wala rin namang nakasigurado sa langit sa mga gumagawa ng mga pamamaraang ang relihiyon. Opo. So napag-isip ako kasi salvation itong sinasabi ng kuya ko wala ako nun kaya to? So that started my journey. That was very memorable to me because something inside of me, a mindset was broken. Something was broken inside of me. That made me seek. And from that time on, fourth year high school, I started reading the Bible. Wow. Binigyan kami ng Biblia ng kuya ko. Eh si kuya napaka devoted. Talagang sinama niya kami sa church. Talagang tinutukan niya kami. Nagbago siya Nagbago kasi nakita namin pagbabago. Eh, yung kuya ko niyan pag nagalit yan, sinasakal kami. Oh? Pag nagalit. Nakikinig siya. Oo. Pagka init ang ulo niya. Oo. Wow. Hot-tempered. Mm. And kita namin ang change sa life niya. Wow. So sabi ko, meron something here. May pagbabago. May pagbabago. Ano kaya to? Ano kayang kapangyarihan ito na nagbago sa kuya ko? Wow. Yung ganon. So, yeah. Started my journey. I was fourth year high school. And actually, ang nangangarap na ako maging sa kumbento, maging madre. Mm. Eh kasi nga, di ba, gusto kong dire-diretso sa langit dire-diretso ka sa langit di ba? Kasi, and there's something more to it, no? So, yep. Nakakaiyak. Sa mga kabataan na nakikinig, makinig kayo, mga anak. Napakagandang kwento nito. Mm-hmm. Pastora, kwento mo nga sa amin yung fourth year high school ka na tinanggap mo si Jesus sa puso mo. Ano yung nangyari sa iyo? Nung tinanggap ko ang Panginoon sa puso, nagkaroon ako ng kakaibang longing, kakaibang pagnanasa. Kasi yung pagnanasa ako, maging popular. Sa botohan, I remember this, nagbotohan sa classroom namin when I was in second year high school. The best liked, the most hated, basta ganun, tapos hindi mo sasabihin kung hindi sinasabi ng team. Pero nireveal niya kung sino yung most liked in the class. Mm-hmm. And I was it. I was that person. Wow. Ang laki ng ulo. Alam mo yung mga self-righteous, maraming mga insecurities yan. Yung mga feeling nila mataas pride niya. Yan ang mga nireveal sa akin ng Panginoon when I started my journey with Him. Ang dami kong fear, ang dami kong doubts, and it's a constant journey to prove yourself. Yung ganon. May mga rejection. I was a man pleaser. And nung panahon na yon, na nahimik lang ako, hinanap ko ang Panginoon sa pamamagitan ng salita niya. At tama yung sinabi niya, seek and you shall find. Knock and it shall be opened. And the Lord started opening His word to me. You know, not just opening His words of revelation. Iba yun hindi po ba? Kasi you can read the Bible, wala kang maintindihan. Hindi po, ha? Pero pag binasa mo at sinabi mo, wow! Then that means the revelation comes to your heart and that brings the change in our mind. That brings the renewing of the mind. That brings about the renewing of the mind. Not the removal of the mind.
But the renewing of the mind. No, minsan nawawala sa isip, nagkakaroon ng confusion. But that's, eh, hindi ganun ang pag nasa Panginoon ka, walang confusion eh. Di ba? Because He's the light of the world. And I saw that light. Wow. Through my brother who shared the word and ultimately through his word. And eventually, nanahimik lang kasi ako, hindi ako nag-attend sa kahit anong church. Eventually, I went to a Christian church. That's where I started fellowshipping. That was memorable to me. Naakay niyo po ba yung magulang niyo noong time na yun? Alam nila na Christian na kayo? Opo. Medyo nagkaroon ng struggle doon kasi syempre hindi mo iiwanan ng tradisyon mo eh, di ba? Namatay ka at nabuhay ka sa tradisyon na yun, mamamatay ka sa tradisyon na yun. And sabi nga ng Panginoon, because of your tradition, you violate my commands. Because of your tradition. And that's how powerful tradition is. Deeply, deeply inculcated in the minds of our people. Hindi lang sa atin, iba't ibang bansa yan, meron niyang talagang stronghold. So medyo naging issue yon sa aming pamilya. And eventually, nagdala po kami ng pastor sa bahay. Tapos yung pastor na yun ang nag-share sa aking mga magulang. It was actually the day before they leave to work abroad. No, magtatrabaho ang papa ko abroad. So, siguro mga ano na ako niyan, high school, latter part of my high school years or beginning part of uni, university days, around that time. So, na-share sa aming magulang. Tumanggap po sila. Tumanggap po sila sa Panginoon. Alam niyo, sabi nila sa pastor, kasi nauna po kaming apat na magkakapatid. Yung Ate Edna ko, tahimik rin lang yun. But she tagged along sa church. Sabi ng papat mama ko sa pastor, sabihin niyo lang po sa amin kung paano kasi nakita na namin ang pagbabago sa mga anak namin. Hallelujah! Wow! They responded. It was like easy. And their lives turned around. Kasi mahilig sila magkasino, di po ba? Mahilig sila sa parties, mahilig sila ng mga functions. Talagang very, very sociable kasi ang mami ko. But the turnaround was amazing. It was amazing. Tapos si Papa, nagsimula na rin siya magbasa ng Bible niya. And he was transformed into a different man. And then that's when reconciliation. Siyempre, minsan may mga ano sa pamilya, di po ba? Our relation, we are broken people and there's always that brokenness in each one of us. Kaya may mga misunderstandings sa pamilya, can't be helped. Pero nung nakilala namin ang Panginoon, we had a common denominator. Wow. Jesus. And so it was easier to express love. It was easier to express ourselves to each other. And that relationship just grew until today. Until today. I cannot stress it enough. The importance of family unity. The importance of being in one faith. And napaka ganda po noon para sa isang anak na tulad ko na sumasagot sa tawag ng Panginoon. Napakalaking bagay. Napakalaking bagay. Na nandun ang magulang na sumuporta, ganun. Naiyak ako kasi yes po. Pastora, talagang isa lang sa sambahayan ang makakilala sa Diyos. Alam niyo po, yan ang kinlame ng aking kuya. Kinlame niya yan. And I have memories of our fights. Away kami, may mga away kami. Kahit naging Christian na kami, may mga conflicts. Yung ganun, bawat isa sa amin dumaan sa matitinding pagsubok. Yan, nasa high kami ng aming pananampalataya, tapos biglang nagkaroon ng pagsubok sa mga lakad namin. Bigla akong naalala, nung nagsimula ako ganyan din, ako iyak na iyak. Sabi nila nung nakita nilang nagbago ako, umiyak ako ng tawad kasi pinaka-rebelde akong anak.
No, nakita nila nagbago ako, tinanggap din nila yung tinanggap ko. Isipin mo yung power of having a life that was transformed. Oh. Hallelujah. Sumambo. Kaya, nakikinig ang kuya ko dumaan yan sa matinding pagsubok. Sumambulat ang liwanag. Grabe. Saan po pupunta yung... But God never let go. But God never let go of him. And all we remind him, ikaw ang nagdala sa amin, sa Panginoon. And ang sarap, no? Pagka yung, sarap lang na when you're all believers in the family, you talk about what God is doing. You know, you talk about your challenges and wow, let's go for this. And then you have your, alam niyo yon, yung ito, pag-pray niyo naman ako nito, kasi minsan hindi mo naman masabi sa iba yon eh. Okay. Pero sa kapatid mo, di ba, nakakaintindi sa'yo. Such a powerful thing. Pag-pray niyo to, hindi, kapatid ko, mag-intercede na yan. Tapos mag-share ng insights, like we're going through some major decisions here in New Zealand. Tawag na ako, Ann, Kuy. Pray nyo to, yung ganyan-ganyan. Napakasarap na merong nagsusurround sa'yo na biological family. But, kahit wala yung biological family mo, yung church family, yung spiritual family, napakahalaga. Yeah. Across the board, the family, hindi lang biological family, kundi may pamilya ka. May pamilya ka sa iglesia. Oh, napakahalagang bagay na. Mm-hmm. Kaya everyone's looking forward to daily life sharing because this is family. Yeah. Everyone feels that they belong. Yeah. You know, I talk about this and someone out there is saying, yes, I'm going through that po. Going through that. I went through that. Wow. Ganon. Pamilya. Pamilya na naririnig mo. So good. Hallelujah. Pastor Dong, gaano kahalaga na sa isang sambahayan ay may makakilala sa Panginoon. Katulad ng sabi ng Diyos, isa lang ang buong sambahayan ay maliligtas. Tama eh, kasi 'di ba, sabi nga ng Deuteronomy chapter 6, kung iyong mababantayan na iukit nyo to sa inyong isipan, sa iyong pagtulog, sa four aspect of your life, sa pagtayo, sa paglakad, ito ay inyong itatak sa inyong mga isip. At talaga naman in all walks of life ay talagang maging final say and highest authority ang Panginoon. At ang pamilya, sabi niya ay sa verse 11 to the following na ang pamilya ay dadalhin sila sa syudad na hindi sila ang nagtayo. Mm-hmm. At dadalhin sila sa isang lugar na ng isang balon na hindi sila ang naghukay. At dadalhin sila sa isang lugar at isa na ngayon sa naranasan ni Pastora Ruth. Nasa New Zealand, dinala sila sa isang lugar na doon nila itatayo ang kanilang mga anak, doon nila i-raise ang kanilang mga anak. At lahat ito orchestrated by God. Amen. Diba? Yes. Sabi din niya ng Isaiah 61 na sa halip na kahihiyan ay talagang papalitan ko yan ng karangalan at kagalingan. At ito makikita natin sa isang pamilya. Pag ganito ang pamilya na kinatagpo ng Panginoon, eh talaga naman, Pastora, eh ang pagtalinga ng Diyos. Kahit may mga kahinaan, I'm not talking about walang kahinaan, walang weakness. I am talking about overcomer tayo sa gitna ng kahinaan. Overcomer tayo kasi may nagtagumpay na in your behalf. Si Jesus nagtagumpay sa iyo eh. At yung pamilya na magkapatid, napakahalaga yan, yung maging fitted together, growing together, building one another, yung spiritual family at saka biological family, pag yan nag-synchronize sa standard ng Panginoon, ay talagang hindi lang pera-pera ang kagalakan eh. Yung relationship, yung kapatid na di mabayaran ng pera, walang katumbas na kayamanan yan, Pastora. Amen. Na ito yung sabi na ang pamilya. Kaya si Jesus sinabi niya yan eh. Sino ba ang pamilya ko? Sino ba ang kapatid ko? Sino ang magulang ko? Yes. Alam mo, sagot lang niya, kundi yung sumusunod sa aking amang nasa langit.
Yes. Yan, eh. Yan yung pamilya ngayon meron si Pastora Ruth. At napakalaga yan sa yung spirit ba, yung Ephesians 6. Napakalaga yan, yun yung unang utos na may kalakip na pangako na ang isang pamilya ay napakataas ang paggagalangan. Yung mga anak, ginagalang magulang at mga magulang ay hindi nila binubuyo ang mga anak bagkus pinalaki sa aral at tuntunin ng Panginoon. Talaga naman, sinong di magpupuri sa Diyos sa pamilyang kaisa ang Panginoong Jesus? Amen. Salamat. Pastora Ruth, alam niyo po ba, biglang maraming naglagay sa comment box, sana ganyan din dumating sa pamilya ko. Amen. 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 Ngayon po, Pastora, tanungin natin na nung right after high school, nakagraduate po kayo, nag-aral ka ng college. Ano po yung naging pangarap mo nung bago ka mag-college? Tulad ng nasabi ko kanina, ang pangarap ko talaga maging inhinyera. Inhinyera eh, no? Babae kasi. Opo. I always looked up to my papa. At sabi ko, kapag ito ang kinuha kong kurso, may tutulong sa akin. Kaya lang nag-abroad si Papa. So, parang napilay ako. But I still entered the university. I actually got into one of the best, if not the best university sa UP Diliman. I got in that school. And I got into the best course that they were offering that time, which is computer science. So, Makikita mo, parang on the way na ako, eh, no? On the way na ako sa to the best career, you know, that you can ever have, that anyone would hope for, diba? And, well, things change. When, napakarunong ng Panginoon, eh, no? Nakilala ko siya nung bago ako mag-koleyo. Opo. At, kasama na siya sa journey, hindi na ako nag-isa eh. Kumaga yung kalooban mo, Panginoon, nandun yung constant prayer na, Lord, kung ano ang kalooban mo, maganap. Hindi kapag nag-graduate, kinire-recruit ka na sa UP. And, pero, you know, at some point, nahati na yung puso ko, nahati. Yung ganun, Lord, ito ba ang gusto mong tahakin ko? Yung ganun. So, naging daming hamon sa akin, napakahirap ng kurso. At inaabot 12 hours ng mga exams, yan, yung mga ganon. Tapos, ayun, nag-isip tuloy ako na, you know, napapag-isip ako, Lord, ito ba ang kalooban mo para sa akin? Yung ganun. Naging weak ako sa area na yon. And alam ko naman nakasama ko ang Panginoon noong mga panahon na yon. Minsan, pagka merong exam, calculus, nandito ang Bible, nasa ganyan, calculus, books, tapos yung Bible nandito. distracted na distracted ako. Pero alam mong response ng marami, sayang. Sayang. Nandun ka na, sana tinapos mo na. Kasi po, hindi ko natapos yung aking komsay. And I broke my mom's heart, I broke my papa's heart. You know, and they were high hopes, no, na makagraduate. Siyempre, yun ang pangarap nila yun eh, di ba? Na pangarap nila sa anak nila yun. So, nagkaroon ng medyo hamon doon sa area na yun. Dahil, alam niyo, Pastor, na-divide ako eh. Na-divide yung puso ko. Mahirap yun ano, Pastor? Oo nga. Kaya ang hirap ng magka-boyfriend doon kasi divided din ang puso mo na eh. Tama po? Tatlong division na yata yan. Tatlong division eh. Pastor, academic? Boyfriend? Oh, nagka-boyfriend ka na. Oh, first year college, nagka-boyfriend ako. Whoa! So, I was a brand new believer and kailangan makisama ka. You know, nasa kulay, makisama ka. You have to join organizations. And napunta ako sa UP Repertory. Sabi ko naman sa'yo, Pastor, artistahin ako eh. Oh. So,
doon, so napunta ako sa UP repertory, not to act, but nasa backstage lang ako, yung mga ilaw-ilaw doon, lights, you know, and then that's where I met my yung una kong kasintahan. My first Emmy na siya. Mayo, napaka childish noon. After 10 months binrake ko siya. Oh? Binrake mo? Oo, sabi ko, eh magkaiba yung religion natin eh. Oh, I broke his heart. Oh. They never got married. Yeah, but after 2 years we were separate, I shared with him and he can never understand. He could never understand. Mm. He never understood it. Why I had to break up with him dahil iba religion namin. Kasi yun ang pagkakasabi ko. You know? Well, I'm not sure if he will understand pag sinabi ko, because I want to follow Jesus. Would you follow him with me? Oh, probably, magandang dialogue yun, no, Pastor? Oh. But then I was, you know, so young in my faith. Alam ko na hindi kami pwedeng mag-date ng yung oras na yun. Dapat nagbabasa ako ng Biblia ko. Oh! Oras na yun, nasa fellowship. Oh, religious eh. Nung araw, oras na yun, nasa fellowship ako, stig-date kami. Anyway, so 10 months lang nag-last yun. Mm. And then, na-involve na ako sa fellowship, sa Southern Philippine Student Alliance Lay Movement. Dinala ako ng kuya ko dyan. And you know, I attended leadership trainings. Alam niyo na sa UP, napaka active ng mga Christian organizations doon. Mm. Tapos nag-dorm pa. Sa hirap ng kurso ko, nag-dorm ako. Nandun ako sa Pasig eh. 5 minutes lang yata ang drive. Nag-dorm pa eh, no? Yaman. Puyatan ng ano eh. And I thank God my parents, they really supported me. And kaya nung when I broke their heart, nung sinabi kong, I can't continue anymore. Mm. Yung gano'n. But that time, yung sinabi kong gusto ko nang mag-Bible school, sabi ng nanay ko, sigurado ka sa gagawin mo. Paano mo nalaman magiging successful ka sa pagsunod mo sa Panginoon? Oh. Chinalenge ko. Oh. Because, you know, in her heart, ang success mo eh, doon sa mag-graduate ka, anak, yan lang may papamana namin sa iyo eh. Oh. Maghihirap ka dyan. I'm not... Somewhere, may nagsabi noon, maghihirap ka dyan, Ruth. Mm. So this was happening during my uni days. Mm-hmm. And I'm trying to pursue this course. At some point, I had to shift to another course para lang makagraduate, yung mga ganun ba? So anyway, ended up na talagang it was time for me. God came to me in a very clear way. I was maybe 4 years into my uni na talagang struggle. Minsan nagli-leave pa ako dahil sa, you know, nahirapan ako talaga nung panahon na yon. 4 years sa university, ano pong kurso nyo? Computer science. Oh. Computer science for the first 2 or 3 years. Pero kasi nga, kailangan dun focus ka eh. Sabi ko, siguro mag-management course na lang ako. So, nag-shift ako. Oh. Yung ganun. So, nag-okay naman yon, nag-okay na. And all out na ako. Kasi parang bumabagsak ka kasi kaya ka alis ng university, no? Parang ganun eh, di ba? Kaya maglilingkod ka na lang sa Diyos. Mm. Kasi bumabagsak ka naman sa uni. Yung ganun. Sabi ko, Lord, hindi ganun eh. Parang mali yun eh. Mm. Di ba? Mm. So I wasn't doing good in that course. So nag-shift ako into management course. And binigay ko na talaga yung todo ko. And I was doing well there. And then the call came, sabi mo nga, kapag kabisihan ka, nagtatrabaho ka, nasa kalagitnaan ka ng kung ano yung pinipurso mo, bigla na lang si Lord, oh, it's time. Now is the time. Wow. A clear call of God. Now is the time, Ruth. And for 2 weeks, I struggled. Lord, tinatapos ko na lang to, one sem na lang eh. Mm. Now is the time. One sem po, to graduate. So, anyway, yung journey yan na napakahirap sa mama at papa ko. Kaya nandun yung tanong ng mama ko, paano mo nasisiguro na magiging successful ka?
alam mo, in the middle of the night, sa dilem, ginising niya ako para tanungin yun. Sigurado ka ba, Ruth? Sigurado ka? Tapos sabi ko sa kanya, Ma, kung gusto mo akong maging successful, hayaan mo akong paglingkuran ng Panginoon. Wow. Eh, ayun na yun, bumalik siya sa higaan niya. Tapos, nag-pray na ako nun, sabi ko, Lord, galing sa iyo to ha, wag na wag mong hahayaan na mamamalimos ako dahil naglilingkod ako sa iyo. Kasi yun ang sabi nila, maghihirap daw ako eh. Mm. Diba? Mm-hmm. Kung tatapusin mo yung kuleyo mo, baka yumamang ka pa dyan eh. Mm-hmm. Diba? Baka garging career woman ka, yung ganon. Pero maglilingkod ka sa Diyos, naghihirap ang mga pastor ha. Mm-hmm. Diba pastor? Diba? Kaya pala, kaya naghihirap yung pastor, hindi nagta-tights. Di pala, una palang masuwayin. So, yun po, kaya sabi ko, Lord, and then when my mom walked away, and habang nakahiga ako sa dilim, umiiyak ako sa Panginoon, sabi ko, Lord, alam ko hindi mo ako pababayaan. Hindi mo ako pababayaan, hindi mo ako paghihirapin, hindi mo ako hahayaan na maging katatawanan kasi pinili kita sa isang napakagandang career. Hmm. So, 2 weeks po yun na umiiyak ako sa Panginoon kasi nag-imagine lang kaya ako. Hmm. Kasi may mga, nag-imagine ka lang siguro dahil ayaw mo na talagang mag-aral. Yun ganon. Kaya lang, nung umalis ako sa university, I was last sem, I was doing great. Ako yung utak ng feasibility study namin. Kaya may tumawag sa mami ko, sabi ng mama ko, siguro bumabagsak lang to. Eh may tumawag. Hmm. Si Ruth po, nasan? Kasi nag-AWOL na ako. Talagang 2 weeks, I was just seeking the Lord and praying and nasa bahay lang ako. Tumawag sa kanya yung isang groupmate ko, sabi, tinahanap ako, asan po si Ruth? Ah, bakit? Kasi po siya po yung utak ng feasibility study namin eh. Hindi na namin siya nakikita. Tapos sabi ko, kaya niyo yan. Bahala na kayo. And then, you know, I didn't give up because I'm failing in this area. But I was, you know, Pastor, yung sabi mo nga, eh, busy ka eh. You're at the peak of your career. You're at the peak of your studies. You're doing well in whatever you're doing. Yung ganon. Pero may mga tao naman na they're failing. Uh-oh. And yun ang nagpagising sa kanila para you're in the wrong place. Yeah, totoo. At the wrong time. Yung ganon. So I'm not saying in a general sense, carved in stone, I'm not saying na lagi kang nasa peak mo, doon katatawagin ng Panginoon. Yung iba natutulog eh, di ba pastor? Mm-hmm. Si Samuel natutulog eh, ginigising ni Lord, tulog, di ba? Propetang Samuel. Kaya 3 beses eh, gaganong-ganong ba, 3 beses tinawag ng Panginoon. So, yan po pastora, yung aking uni days. By the way, may 2 pang naging boyfriend doon. Na mga pastor yon. Ah, pastor naman. Yung unang believer. Ay, naka mga daily life sharing, sumagot nga kayo dyan. Talagang itong si pastor. Ang ganda-ganda na ng ending eh. Ang ganda-ganda ng ending. Ang seryoso, ang seryoso. Seryoso, seryoso. Biglang bumulik eh. Oh, by the way, bambyo. Talagang nasa repertoire talaga. Yan ba mas natutunan mo sa bantig sa? Eh, Pastor May. Eh gusto ko kung maging tagapaglingkod ng Diyos eh. Baka siguro ang way nun ay mag-asawa ng pastor. Oh. Di ba? Oh. Eh, hindi pa rin eh. Hindi eh. Kaya binray ko na naman yun. Naiyak, umiyak na naman yun. Napaiyak ka na naman? Yung second, pinaiyak mo na naman? Ano ba yan? Sandali ka. Pastor na yung second ah. Yung una, unbeliever. Yung second, pastor na. Tapos yung pangatlo, missionary. Oh! Missionary. Eh, yung missionary na yun, parang wala sa wisho, sabi nung aking iba pala ang MU nito si Pastor. Eh, ano siya, nasa overseas eh. So, Pastor, may MU ako sa iyo. May MU po ako sa inyo. Mapaglarong umibig. Sabi ni Mami Vicky sa Hawaii,
Nakakatuwang makinig kay Pastora Ruth. I can relate to her. I gave up my dream of going to Italy as a scholar to master in Montessori curriculum because of God's call. Wow. Oh, tingnan mo. Hindi ka nag-iisip. Saka ilang boyfriend po kayo? Papadala ko sa iyo yung link ni Mami Vicky. Oh, malalaman mo. No, no. Pakinggan mo kasi ang ganda din yun. No, no, kasi you know, those guys want to be intimate with me. I can't. It doesn't have the romantic feel to it dahil di ba, pag gusto mong sumunod sa Panginoon, pag inuna mo talaga ang Panginoon, ililid ka niya eh. Ililid ka niya. Although yung mga ganun, may mga, I don't know, may pagkakamali dyan, kapilyahan, kasi ba't sinagot mo? Hindi, yung isa actually, hindi ko alam na sinagot ko. Boyfriend ko na raw siya eh. Hindi ko alam. Yung second boyfriend mo ba yan? Hindi mo alam na sinagot mo? Hindi ko alam, napakamot na lang ako. Eh, kuya sa church. Kuya sa church. Sumasagot. May sumasagot si Pastora Chacha. Sabi ni Pastor Chacha del Coro, nako, si Pastor Ruth, merong worker na nag-akala girlfriend niya si Pastor Ruth. Ay, nako. Ito ba yon? Ito ba yun? Si Ate Cha, kilala niya yon, yung second. Yung second? Sa kailan mo ba nakilala si Ate Cha? Uniday, sa university, siya ang discipler ko. Oh, ano na mo pala? Oh, teka, sumasagot si Mami Vicky. Sorry ha, Pastora. Sumasagot si Mami Vicky, one and only lang si Pastor Rod. Oh, ikaw naman, one and only daw. Ikaw, college eh. Hindi ka nga nakagraduate. Nakatatlo ka pa. Siya? Si sister, sino po? Sister Vicky Almosara, nasa Hawaii. Sister Vicky, salute you. Salute. Pastora po yun, Pastora. Pastora! Pastora! Wow. Ay, sabi ni Pastora Chacha del Coro, si kuya daw yun. Kuya pala, boyfriend mo? Oo, kuya nga ang tawag ko. Ate Cha, alam mo ang mga katotohanan dyan, ha? Alam na alam mo. Protectionan mo ako, ipagtanggol mo ako, ate. Dikit mo talaga, magkaibigan talaga. Anong ibig sabihin ng discipler? Kwento mo nga sa amin. Bakit mo naging discipler? Ibig sabihin, alad siya sa iyo. Nag-pioneer kami ng church, uh-huh, and UGC, University Gospel Church. Uh-huh. And si Ate Cha, enrolled din siya, I think, sa uni nun, and nag-enrolled din siya. Hmm. Fina-follow up niya ako. Ate siya talaga. Kahit, alam mo yun, it's not just the word that she teaches or her words of encouragement, but her actions. I know, I felt it. I felt that she cared. She supported me. Hindi support do sa boyfriend ko, ah. Hindi yun, ah. And o kaya sinuport ka kanyang i-break mo na. Oh. Siguro hindi niya lang sinabi noon, pero parang gumising ka, Ruth. Gumising ka sa katotohanan. Hindi niya lang siguro. And nandun siya. Ang sarap ng may ate. Mm. Again, family. Ang sarap ng may ate. Mm-hmm. And Ate Cha was one of those who were like real sister to me. Oh. Gaano kayo katagal na nagkasama ni Pastora Cha nung mga panahon na yun? Alam ko may isang year ako na nandun siya sa same dorm. Mm-hmm. Yeah, so nakikita kami. Lot! Ganun yan. Lot! Lot ang bakit dyan sa... Nakikita ko na siya. Ay, si Ate Cha. And I remember nagli-lead siya ng Bible studies. Tapos kumakanta siya. I love her voice. Na-inspire ako sa kanya. Na-inspire ako sa buhay ni Ate Cha. Si Ate Cha ba nag-daily life sharing na? Opo, yeah. Maraming beses. Maraming beses. Okay. Wow. Nag-preach siya. Ikaw lang ang nahuli. Oo. Tatago eh, no? Naitatago sa... Ngayon, Pastora, yung second boyfriend mo, second year college ka o third year? Bakit naman boyfriend ng boyfriend talaga naman? Oo. Kuya nga, nakatatlo. Gusto kong malaman nga eh. Second year ka, third year? Second year? Oh, yung pangatlo. Third year, fourth year? Fourth year? Oh, tapos tumigil ka na. Hindi pa, si first...
Lumigil ka na o tumigil ka na? Oh, ayaw mo nang may ibinip. Ayaw. Nakonsensya ka na ba? Dumating bang nakonsensya ka na lagi kang nagpapaiyak? Pero kasi sa pastoro may tumigil ka na. Tapos tumigil ka na. What a question. Oh. Eh kasi bakit ganun binibreak mo? Para kang heartbreaker eh. Wala kang habag. Wala kang awa. Oo nga, hindi ko nga maintindihan eh. Kasi kala, hindi ko nga alam na boyfriend ko sila. Nalaman ko na boyfriend ko sila. Eh, sente ko. Napaka, sister, sa ganda mo ba naman kasi pag nadikit, siyempre pag mamalaking girlfriend ko to, hindi mo nga lang alam. Loko yung mga lalaki. Sa Bible school nga eh, napalaginipan daw niya ako magiging asawa niya. Ano ba yun? Ano ba yun? Anyway, tapos ganun po, may masigasig din na nag, nung panahon na kami po ni, ayun, nag-jump ako, si Ferdy came into the picture when I was just before I decided to go on full time. Oh, so yun na yung ano ka na. Yun na yung. May MU ka daw na naman. Magulong usapan pala ang relationship mo. Ang MU mo, magulong usapan. Innocent. Mga ka-daily life sharing, inosente pa siya nung lagay na yun, ha? Pero nakatatawa. Oo! Pagka-boyfriend ko na sila, napapakamot ako. Ano ba itong napasok ko? Kaya nga hindi nila mahawakan yung kamay ko. Ay, sabi ni Manang Lino, kahapon Pastora Judy, nagpatoto, 25 naging boyfriend. Oo nga naman, maganda pa to, tatlo lang eh. O, tamo, meron pang patindi sa akin, ha? Tumigil na ako nung ikatlo. Ano, ulit. Tumigil na ako nung ikatlo. Tumigil ka sa tatlo. Okay. Sandali, bago natin matapos yung uni life mo, ano po ang natutunan mo doon sa panahong nag-aaral ka hanggang sa dumating na yung ano, marubdob, mainit na panawagan ng Diyos sa buhay mo? Yung turning point na yon. Kasi may mga nakikinig na ganyan na sitwasyon ngayon. Without you knowing, last week may tumawag sa akin, kasalukuyang nag-aaral, nag-aaral din, umiiyak. Narinig niya na rin panawagan ng Panginoon. Sabi namin sa kanya, anak, magtapos ka muna. Eh, yan, ewan ko, bahala siya tang Diyos at ikaw na nagpapatotoo, gamitin ka ng Panginoon sa buhay niya ngayon. Sigurado yun, ang iyak. Sa Philippians, may timing eh, may timing. Alam mo, hindi ko sisisihin ng university or nahirapan ako. Probably I could have graduated and then went into full-time. Pero isa lang alam ko eh, mahahati ang puso ko pag merong promising career sa harap ko. You know, I could that's why I felt, you know, over the years pinag-isipan ko 'yon. Isang sem na lang ba't di ko pa tinapos? May mga tao nanghihinayang, bakit minsan nga in-interview ako eh to pastor in their church eh, bakit mo give up yung ano mo, yung koleyo mo, yung ganon. Doesn't make sense eh. Pero alam nyo ang word sa akin, Lord, napaka-clear yung sinabi yung Ruth, it is time. Sabi ko, Lord, pwede pang tapusin. Nagbabargain ako noon. That 2 weeks, remember, no, 2 weeks na nagsisik ako sa Panginoon nung sinabi niyang it's time. Sabi ko, Lord, baka naman pwede. Oh, ilang buwan na to. Sabi niya sa akin, Ruth, if you're going to delay now, it would be harder for you to say yes to me. Oh. Pag dinilay mo ngayon, mas mahirap yung pag-oo sa mga susunod na araw. Kaya the more you delay, the more you say no, you know, lagi lang namang yes sa Panginoon eh, yes, Lord. Yes, Lord. It's the safest place to be. At lagi sinasabi ni Pastor Dong yan, hindi gagawa ang Diyos na para mapasama ka eh. Ang tinatahak mo, maybe matinik. Kasi kailangan ng tinik sa daan eh, kailangan ng pagsubok. Kasi yun ang nagbi-build ng character natin. The Lord built me talaga nung uni days. Opo. Dami iyak. Yung may nag-disciple sa akin noon. Kung bakit pagka kami ay mag-aaral na, one-to-one kami,
Eh, nagkakalagnat ako. Oh? Yeah. And then until one day, sabi ng Panginoon, I challenge you, go. Huwag mong indahin ang lagnat mo. And then from that day on, alam nyo, ang sakit, unless nga nananganak ako, nasa ospital ako, hanggat hindi naman makakahawa, you know, you wake up on a Sunday morning, masama ang pakiramdam mo, you know, mapaminsan yan eh, gawa ng kaaway eh. Kasi alam ng kaaway na mapapagpala ka pag umaten ka ng Bible study na yun. Yeah. Alam ng kaaway na life-changing yung word that you will hear on that Sunday from the preaching. Yeah. So medyo lalagnatin ka or medyo may mangyayari sa pamilya o ano. Yung hindi ko, during those days, hindi ko minaliit ang mga Bible studies, pag-aaral, ang pakikinig. I took them seriously. I listened intently. And, you know, I journaled my life during those days. Yung mga pinangusap ng Panginoon, it helped me hanggang ngayon, yung mga journal ko talagang punong-puno ng pag-ibig. Yun ang punong-puno ng pag-ibig, Pastora. Pastor, yun ang punong-puno ng pag-ibig. Yung punong-puno ng intimacy yun. Feel na feel ko yung mga ganon sa Panginoon. Wow. So, natutunan ko yung timing, there's perfect time for it, and when it's time, you've gotta be ready to say yun. Kasi may preparation yun. Hindi madali. Pero nagsabi ka ng yes, natapos na yung mga struggles, ano yung naramdaman mo sa puso mo nung nag-yes ka? Of course, release. Wow. Please. When I said yes, God said, okay, the journey starts here. Wow. And you know what? That many times, there is that one yes that you need to commit to the Lord so that down the road, kapag may mga pinagagawa sa sa'yo, mas magiging madali. Hindi, meron pa rin mga mahihira. May mga moving to New Zealand, and then mag-jump ako, moving to New Zealand, of course, it's not easy for us. Pero alam mo yon, yung down that ancient path, ancient path, Jordan, yung path na yon in the past, when God asked you to give up something really big, at nag-yes ka sa Kanya, alam mo yun, may mga susunod na mas magiging madali. You know, you exercise that faith. Of saying yes to Him. Magiging mas madali. Ilang taon po kayo noon, Pastora, nung yung pagitan na hindi ka na hindi mo tinapos yung uni, di ba? Tapos nag-enter ka na doon sa, yung step of faith ka na doon sa calling mo. Anong age po ninyo noon? Ano na ako noon? 22. Oh, kasi nag-start ako sa university 18 na eh, nag grade 7 kasi, kaya medyo matanda na. So 22 when God called, and then 1 year of waiting and preparation. That, you know, the Lord spoke to my, and I remember my mom struggled. Opa. My mom struggled with that decision that I made to give up my university to follow the Lord and go into Bible school. You know, the Lord spoke to her. One day, the Lord spoke to her. Sabi niya, Ruth, you know, we've been, kasi they've become committed Christians by that time. They were really supporting Bible college students financially. And sabi niya, ganun, Lord, may sasabihin ako sa'yo. Nag-suporta kami ng papa mo ng mga Bible college. Why? Bakit hindi ikaw? Suportahan namin. Susuportahan ka namin. Wow! Huh. And that was probably 6 months from when she struggled, you know, when I left a February period yun, no? Patapos na yung SEM nun eh, parang ganun eh. Mga ganung time. My memory doesn't fail me. So mga June, July, yun ang sinabi niya sa akin, parang nangusap ang Panginoon sa kanya. So, the year following, nakapasok na ako sa Bible College. It's not cheap kasi yung Bible College niya, kasi overseas.
Opo. Oh, nag-aral ka na ng Bible school. Oo, yung ganoon. So doon nila ako sinuportahan sa ano sa Papua New Guinea. Oh. School. Mm-hmm. Yan. Yun ang bansang pinuntahan pala nila Papa, doon sila nag-grow sa faith nila. Mm. Yep. So, it's the same church na pinuntahan ko para mag-aral. Mm-hmm. Wow. Kumusta ang Papua New Guinea nung time na nag-aaral po kayo? Ayun. Kaya nga, di ba, remember when I said yes to the Lord, sabi ng Panginoon, the journey starts now because it's gonna be faith, 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 faith. So doon na sinimulan niya na, dinil na niya. Kasi hindi sinimulan niya nang idil yung fears ko, yung doubts ko. Hmm. Sinimulan niya nang idil yung insecurities ko, yung pride. Wow. And daming nangyari nung yung 3 years na, almost 3 years in Bible school. 1,001 deaths in that Bible school. Mm-hmm. And pero doon nag-firm up, nag-solidify yung call. Mm-hmm. 6 months into Bible school, tinawagan ako ni Ferdy, lumuwi ka na, mag-asawa na tayo. Hindi, joke. Sandali nga. Parang may nilundagan tayo, ha. Bago ako nag-Bible school, andun na si Kuya Ferdy. Yeah, remember, bago ako nag-Bible school, si naging kami. Tama ba yun? Naging kami. Sandali. Okay, boss, sandali ha. May gusto na akong klaruhin dyan. Niligawan ka niya, alam mong naligaw na siya, at sinagot mo siya. Okay, nung on fire na ako sa Panginoon, on fire sa Panginoon. Opo. Probably I was still in uni that time, fourth year siguro. Mga fourth year ako noon. Very involved sa church. Preach na rin po ako noon. Dumating siya sa church. Wow. Medyo lango at mamula-mula. Oh. Wala. Yung pala, lakainom. Oh. Akala ko naman, ay cute no, rosy cheeks. Anyway, so by that time, Pastora, focus na ako sa Panginoon. Mm. So, si Ferdy dumating sa church, pre-believer. Mm-mm. Pre-believer. Then I shared the gospel to him. Mga young people kami nun eh. Mm. And ayun na, nagsimula siyang mag-involve sa church. Nag-pioneer din kami ng mga time na yon. Kasama namin siya. So nag-grow na rin si Ferdy sa pananampalataya niya. Then after a year, I think after a year, or more than a year at least, more than a year yon nung he tried to oh, ikaw ang kanyang discipler at disciple mo siya, ganun po ba yon? Ganun ang nangyari kasi yung mga Bible kahapon ganyan Pastora, sorry, magpo-post lang kita, kahapon ganyan yan eh, yung disciple at yung discipler, ha? Nagkaroon yes. ng evangeligaw Bible study. Ang bagsak sa evangeligaw, naging Bible study. Seriously? Yan ang nangyari. Kasi ako lang mag-isa, humayo, nagtuturo ko ng matatanda, nagtuturo ko ng bahay-bahay, nagtatricycle ako. Ang ginawa niya, parang naawa siya sa akin, sinasama niya ako, nag-aaral din siya. Oh. And he did say, nung na-love at first sight siya sa akin, anyway. Teka, sabi niya, Pastora, sabi ni Leia, aparte, you really walk by faith and not by sight. Very strong faith, my dear friend. Wow. Ayan ang isa sa barkada ko nung high school. Oh. Si Leia. And ayun yung mga barkada na talagang matitinding barkada hanggang ngayon. And nung panahon na yon na nagkasi nangangaral na ako and then itong grupo ng mga kalalakihan ng mga palasing-lasing sa kanto, alam mo, pumasok sa iglesia, di po ba? Tuwa tayo dun and evangelize natin sila. Then he was one of those who really stuck it out. Talagang nagka-desire siya.
ano kaya itong pinag-uusapan dito? So, diniskubri niya rin. Sumama na siya sa akin sa Bible study. Hindi kanya diniskubri, ha? Salita ng Diyos, diniskubri niya. Kailangan maliwanag yan. Kasama na rin yun. Ano? But then again, wala akong alam. Inosyente ko. Na naman! Inosyente ka na naman! Sana hindi mo na binray kang heart niya. Delikado tong mga inosyente na to. Heartbreaker. Oh. Naku, kung nakikinig yung bunso namin, si Ana, rebuke ng rebuke sa akin. Boyfriend ka naman? May boyfriend ka. Okay, Brother Ferdinand, sabihin niya, magbo-boyfriend ka na naman kay Brother Ferdy na yun, ha? Kasi kasama kami sa church, eh. Totoo na ba yan? Ganon. Talagang tisod na tisod sa akin yung bunso, eh. Ano mo lang? Inosyente naman ako, pastor. Inosyente na. Hindi mo na lang matala, Ruth. Okay, sige. After one year, yan. After one year, sinagot mo na. By that time, yung nag-say yes ako sa Panginoon, magkasintahan na kami ni Brother Ferdy. Ano na gustuhan mo sa kanya? Mapula. Kasintahan. Eh, nag-grow na siya. Sige, kaya more than a year, almost 2 years yun na dinidisciple siya. We pioneered a church. Talagang very active kami. So, doon na siya naligaw and tinanggap ko naman yun. Pero iniwan ko nga uli siya. Iniwan ko na naman. Pastor. Kasi nag-Bible school na ako the year after. Iniwanan mo na naman. Bye-bye! Eh, overseas. Kaya nga, into 6 months into my Bible school, matawag na siya, ano ba? Eh, mag-aasawa ka ba? Uuwi ka ba? Kala namin 6 months ka lang. Maganon. Naging 1 year. Naging 1.5 years. Nung 1.5 years na ako sa Bible College, nag-break na kami. Binrake mo na naman? Parang, ano yan? Minamaster mo ba yung magpaiyak ng lalaki? I knew that was coming, Pastora May. Kaya, Talaga kayo na. Anong ginawa niyo? Kasi, architecture nung nag full time actually ako pumasa naman siya sa board, so he was a licensed architect before I entered Bible College. So by the time he's building up his own career, so sa isip ko magmi-missionary ako tapos arkitekto ka, parang hindi tayo tugma. Sa architect na po siya noon. Nagtatrabaho na siya noon, so drama. So I was preparing to go to Africa. Yan ang mga gusto kong puntahang bansa, Africa. No. And I was seriously considering to go there. Kaya dun sa Bible school sa Papua New Guinea, I really immersed myself into the culture. I learned, I assimilated myself. And talagang tinutunan ko talaga kung paano maging misyonero. Talaga, yung ganun. Mm. So, nakalimutan ko si Brother Ferdy. Nakalimutan. Ano nangyari? Ang deal ko sa nung sa Bible College, siyempre dalaga ka noon, may mga manligaw din. Ang deal ko sa Panginoon, Lord, hindi ako magbo-boyfriend. Mahal na mahal ko si Brother Ferdy, ginive up ko nga, tapos sasagot ako na naman. Kaya, Pastora May, congratulate me. Siya na ang huli. Napapalakpak tuloy ako dito. Wow! Seka, sa madalit sabi, nung nasa Papua New Guinea na po kayo, pinauwi na po kayo. Yan ang magandang kwento. Yan ang love story ko na talaga. Oh, yan. Sige. Because one and a half years into the Bible College, nag-break kami ni Brother Ferdy. But my deal was, I'm gonna remain single for the rest of my life. Yun yun eh. Yun na yun. Mm. And
may mga pangungusap ng Panginoon sa akin eh, nung mga panahon na yon, napakatindi. Ruth, what if you're gonna clean the toilets for the rest of your life? Would you still serve me? Yung mga nun. Wow. Ruth, what if you be single for the rest of your life? Would you still serve me? Because that time, you know, dalaga ka, tapos mga may mag-asawang missionaries, dalaga ka, nasa gubat ka nakatira, wala ka man lang proteksyon, alam niyo yun? Kaya, sabi ko, Lord, siguro mag-aasawa ako. Pero kung will niya na hindi ako mag-asawa, fine. Pero kung mag-aasawa ako, si Ferdy na lang. Kasi talagang mahal ko talaga si Ferdy. But what? I had to give him up dahil nga I'm trying to pursue something else and he's pursuing something else. So it may not tally. Di po ba? Baka magkaiba yung aming tinatahak. Yan po nangyari. So nag-focus po ako sa Bible College. Nag-focus si Daddy sa career niya, break. But on my third year na, napauwi po ako. Oh. Pinas. Oo. Nagkasakit yung ate ko. And by that time, wala na kami ni Brother Ferdy. And of course, I was preparing to be a full-fledged missionary, you know, to yung mga hardcore areas. Yun, doon ako nagpre-prepare ang sarili ko. So, kailangan single ka doon. Sa isip ko lang, oh, kailangan single ka doon. Wala kang daladalang baggage. Anyways, so yun po nangyari. Napauwi ako. Nagkita kami, Pastor Dong. Nagkita uli kami ni Brother Ferdy. Nakita ko, meron kasamang babae. Sino yon? Sino yon? Nanay niya, lola niya, girlfriend niya. taga-church namin, yung mga kabarkada namin. Nakita ko, nagselos ako bigla, Pastor. Binrake-break kasi. Tapos, may kahati ka na. Eh, yung the day I arrived sa Philippines, nakita na kami ni Daddy, mga kabarkada, sabi ko sa kanya, hindi ako na pa rito para sa iyo ha. May sakit kasi si Ted na. Ang sakit kaya noon siguro, no? Natural. Hindi ako na pa rito para sa iyo ha. So nag-distance shake na siya sa akin. Yung 3 weeks na doon, 3 weeks lang ako nandun eh. So yung second week, nakita ko sa church, abay, close sila nung isang kapatira. Oh? Close. Dinala pa yata niya yung bag eh. Oh! Alaga naman. Eh, doon na ako nagngangangawa, Pastor. Naramdaman mo na, Pastora. Naramdaman mo na ang sakit. Naranasan niya na rin ang masaktan. And you know what? I seriously went to the Lord. Why am I feeling this? Why? I hated it. Bakit ako na-hurt? Bakit? At tinawagan ko pa yung Pastor. Pastor ako, ate! Sino na ba? Drama eh. May ganun drama ako. Sino ang pastora yan? Si Pastora Chacha ba yan? De, si Pastora Tess. Oh, Tess. Ikaw, Ruth, kukurutin ko ang singit mo. Puro, ikaw ang ginanun ako, pinagpapagalitan ako. Iniwan, ganyan. Ay, hindi ko alam, sinabihan pala niya si Ferdy, nagsiselos ako. Tumawag sa akin. Pero nung time na yun, nagpe-pray po talaga ako. Nagpe-pray ako, sabi ko, Lord, talagang weird nitong feeling na to. Weird talaga. Sabi ko pa naman sa kanya, hindi ako na pa rito para sa iyo. Babalik ako sa Papua New Guinea kasi magmi-missionera ako eh. Ganon. Pero ang Panginoon, nakakatuwa, no? Narinig yung prayer ko that, Lord, kung mag-aasawa ko, si Ferdy lang. Wow. That God preserved Ferdy. Wow. Galing. For 3 years. Bumalik-balik siya sa mga ex-high school mates niya, yung mga ex-crushes niya, yung mga work colleague niya. Nagkaroon siya ng interest din sa isang work colleague niya sa bangko. Nung magpo-propose na siya dun sa that particular girl, bigla akong dumating. Ganon. Ganon ang nangyari nun. And meanwhile, ako naman, nag-seek sa Panginoon ulit. Lord, Lord,
Diba single for the rest of my life? Single na, diba? Ang drama eh, no? Parang daming drama sa buhay eh, no? Mga ganong mga, tinawag mo ko, Panginoon, para maging single. Puro, I was reading Catherine Coleman's book that time, probably. Talaga naman. The best way I can serve you is to be single. Oh. As if I know better than God. Mm-hmm. But God knows. To be continued ba yung love life? Hindi, tapusin natin. O, ngayon. Nausap ako ng Panginoon. Mm. Could you believe God spoke to me about Ferdy? Mm. Sabi niya, Ruth, and he showed me that verse in Revelation. Jesus Christ, the man on the horse, on the white horse, has something written on his forehead. Mm. Faithful and true. Wow. Oh. Ano sabi niya sa akin, Ruth? Ferdy remained faithful. He exemplified my very character. I know him. I've tested him. He's been faithful and he is true. Parang sinasabi pa rin, ikaw Ruth, ang may diferensya talaga. Pastora, ilang taong ka na nun? Puro ka drama-drama sa buhay mo. Pa-spiritual ka dyan eh. Ikaw, ikaw what? Marriage life? Oh, lumabas the darkness in me. Kay That's another story. Pero nung time na yun, siguro 24 na rin ako nun. Kasi 24 na, 3 years after. 27? Na ako, 3 years, yeah. Oh, sorry. 27 na. Mm-hmm. 27 na ako nun. Umuwi ako sa Pilipinas, 27. And what happened that time? God did a miracle. Mm. The Bible college that I attended, yung aming spiritual daddy doon, the missionary who founded that, he doesn't release young people like us, like me, to get married. Kasi nung umuwi ako, that 3 weeks na umuwi ako, bumalik uli ko sa Papua New Guinea eh. Opo. Mm. And iniwan ko na naman. iniwan ko na naman si daddy. Ano ba yun? Oh, tapos? Nag-reconcile na kayo noon? Yes, nag-reconcile kami ha. That last week that I had, feel ko talaga. Talagang alas 4 kami, nasa telepono kami. Na-in-love na naman ako. O di, but I had to go back. I have to finish my commitment. Wow. Sa college. I have to make sure that this is not just, napaka-ano ko po eh, yung that it's not just my emotions. Ayun, umuwi ako. Mm. And miracle of miracles, yung spiritual dad na yon. Mm-hmm. I live in that house with his family, his wife and himself. Talagang kami yung mga nakatira kasama niya na talagang alam mo yon, mga iniingat-ingatan, hindi maligawan. Yung mga ganun dun sa that particular Bible college in that community. So bigla niya akong kinausap, sabi niya, Ruth, wala na akong plano para sa iyo. Mag-pray ka nga. Sabi niya ganun. Pag-pray mo. Kasi wala siyang certainty kung saan niya ako dadalhin. Sabi ko, what? Parang, kasi ang final confirmation ko na siya. Kasi siya yung authority over me. He is my spiritual authority. And that's important to me that I submit to the spiritual authority that God has given to me. Apa. And so, sabi ko kay daddy, hindi pa daddy nun, Ferdy, my final confirmation, if it's the will of God for us to come back together or get married, he has to release me. Mm-hmm. He has to release me from my commitment in Bethel. Because by that time, third year ko, I was working as a missionary na. So I have commitments in that Bible school as well. So anyways, ang nangyari, yun nga, wala siyang plano. Then nung nagpaalam ako, sabi, okay, Ruth, go. Pero wala kang pamasahe, ha. I'm not gonna provide your air ticket. Sabi niya, hindi niya alam, nagpadala na si daddy. Nagpadala na ng
nagpadala ng US dollar, ito umuwi ka na. E, tinago-tago ko lang yun. Sabi ng spiritual dad, si sabi niya, I don't have money to buy your air ticket. So it's up to you. You pray. If it's the will of God for you to go back home, then He will provide. Sabi niya, okay. Sabi ko lang ng ganun. Eh, pero meron na akong pera sa pocket ko. Meron na akong talagang pambili ng air ticket. So He released me. Wow. So then, sabi ko, Dad, I'm gonna get married. Tapos sabi niya sa akin, you know what? I can't, parang ang, to the effect, ah, ito, what Davis was saying, I can't go against this. I don't know why. I can't go against this. Wow. Sabi ko, Lord, thank you. Amen. This is, this has been orchestrated by God. And siya yung nag-restore nung relationship then. So umuwi ako that same year. Umuwi ako towards the end of the year, November. Nakita kami nung birthday namin. Pareho kami ng birthday eh, November 20, same day, di ba, Pastor? Okay. Exactly. Okay. Bago tayo magpunta dyan sa love story, para sa kapakinabangan ng mga nakikinig, maaari nyo po bang ikwento sa amin yung mga unforgettable experiences ninyo sa Papua New Guinea? As a student, as a missionary, kwento nyo nga po. Pumasok ko sa isang kultura na kakaiba, ibang-iba. And during that time, that place, Port Moresby, talagang rascal-infested yan. Ang daming rape, rampant ang carnapping, rampant ang crime, napakataas ng crime rate. So hindi ka basta-basta maglalakad sa streets, you know, to buy your stuff sa isang grocery diyan. No. Napakadelikado. And doon bin rape ng pang, doon ko na overcome yung fear of rape. Because two instances I almost got raped. Wow. Sa mission field, nung when I was serving in the mission field already, dalawang beses, yung fear ko talagang, I had to walk through a dark alley, basta dark street yun, na talagang hindi ka maglalakad doon, ikaw lang mag-isa. Eh, ginabi ako sa children's ministry namin na pinuntahan. Ginabi ako. Naku. Eh, kailangan namin maglakad dahil walang available na susundo sa amin. Yung ganon. And God protected me. I was safe. Tapos yung isa, yung sa field na. Nasa isang village kami. And early morning, early Sunday morning, we were preparing to go to the Sunday service. And a Papua New Guinean. And unfortunately, my youngest sister, si Anna, kasama ko that time. Naku, natatandaan niya to. At saka ako, we went to bathe in the river. Kami lang. Early morning, walang katao-tao. And then maya-maya, kasi nasa ilalim ng bridge yun, maya-maya, may tumigil na sasakyan na nagkakantahan, nag-iingayan ng mga lalaki, mga laseng. Eh, doon kami dadaan sa way na yon. Nakita ko, tas na-sense ko yung fear doon sa local. Nagdali-dali siya, oh. Halika na, sabi niya sa amin, yung fear ko, grabe. Talagang naramdaman ko yung, anyways, talagang pag naaalala ko yon, praise God talaga yung, biglang may lumapit sa amin. May lumapit dun, isa dun sa mga kalalakihan, may lumapit sa amin at na-recognize niya yung parang relative. Tapos sumenya siya na huwag kaming galawin. Wow. We walk through, ayun, nagsutan kami, alam mo na, yun, tapos then the Jesus walk through them ng, wala, unharmed. Mm-hmm. And God allow that. Amen. You know, not allow people to be harmed. I mean, may mga times na we get harmed as missionaries din, di ba? Di ka naman totally, di ba? But God will always has a purpose. Mm-hmm. And yung purpose niya is for me to overcome that fear. Hindi ko talaga makalimutan yon. And God has built up something inside of me through that tapang. Ganun ng kakaibang tapang sa puso ko. And He dealt with my pride. He dealt with my napakayabang ko yung tao kasi talaga naman nasa loob ang kulo ko eh. Pastor, naniniwala ka?
O naman. Naniniwala ko dahil ikaw nagsasalita. O, maraming tahimik at parang mababait na nasa loob ang pulo. Totoo, maraming yan. Maraming yan. You know, sometimes it takes a lifetime to deal with that stronghold in our lives, and you just have to be constantly yielding to the Spirit of the Lord, constantly yielding to Him. Yan ang matindi. Every day, di ba? Daily deaths, no? You carry your own cross. Die daily. Yan. Maging po sa danger, what are the miracles naman? Well, that's where I witness the power of God and His transformation. I got involved with the children's ministry. Anday, doon ako nilagay sa children's ministry. And that church is very Pentecostal and they really move in the power of the Spirit. That's where I hear God clearly through words of knowledge, words of wisdom. I witness a tongue being interpreted. I witness deliverance. Deliverance in that school. But of course, that time I was just a student. So I was a learner, an observer. And those were great 3 years where God prepared me for, you know, the things that he would task me to do. And of course, after that, Pastora, pagbalik ko, nag-asawa kami, ayun, launch out na kami ni Brother Ferdy. Okay, bago ulit yung love story, bago tayo magpunta ron, bibitinin ko lang. I-combine mo, Pastora, yung experiences mo doon sa mga pag-aaral sa university, and at the same time yung pag-aaral mo doon sa Bible school. Ano sa tingin mo yung naging compact o naging matibay na zeal sa pagkatao mo na nadala sa'yo kung nasaan ka man ngayon? Ang pinakamatinding salita siguro na tinanggap ko sa Panginoon when, you know, I was starting to hear His call sa university days, yung sa Philippians chapter 3. Philippians chapter 3. Yung tinuring ko, okay, ito, napakaganda sa Tagalog eh. Tinuring ko ang lahat. Kasi di po ba I'm trying to achieve or trying competing, you know, trying to get there, etc. Sabi sa Philippians, dahil kay Kristo ang mga bagay na pinapahalagahan ko noon ay itinuring kong walang kabuluhan ngayon. When I started having that mindset that everything is considered loss compared to the surpassing greatness of knowing Jesus Christ. Lahat ng dinaanan ko from university, kasi ito ang context nito, Paul was telling the Philippians about his achievements, di ba, Pharisee of Pharisees, as of righteousness, legalistic, from the tribe of Benjamin, I'm a Hebrew of Hebrews, di ba? Yung mga ganon. Pero sabi niya, I consider everything loss. I consider all my achievements, everything from where I was, you know, kung ano man may achievement ka man, naging best ka, or you excelled in those areas in during my uni days or sa Bible college when sa Bible college, sa biyaya ng Panginoon, ako naging speaker nung graduation. I don't know. Pag ikaw daw ang speaker ng graduation, that means ikaw yung top student. Eh, hindi ko naman po alam kasi inosente nga rin po ako, di po ba? Ay, nako. Basta ganun, basta best in hermeneutics, best in homiletics, whatever, yung mga practical, ako daw magsasalita. But for me, in all those path na binigay ng Panginoon sa akin, those opportunities na binigay ng Panginoon sa akin, I consider them lost. Tinuring kong walang kabuluhan ng lahat. Tinuturing kong walang kabuluhan ng lahat ng bagay bilang kapalit ng lalong mahalaga
ang pagkakilala ko kay Jesucristo. Kasi yung lakad na yun, kung hindi ko naman nakilala ang Panginoon, wala eh. Wala rin po. So, ang lahat po ng probably sa mata ng tao na gawa ko or na achieve, ang lahat ay nasa paanan ni Kristo, ay tinuturing kong walang kabuluhan. Kumpara po sa kung paano ko siyang nakilala sa pamamagitan ng lahat ng mga sitwasyon na inalaw niya na harapin ko sa buhay, magpasa hanggang ngayon. Amen. I consider everything, di ba, dung, manure, compared to the surpassing greatness of knowing Jesus Christ. Amen. I think that's the best para po sa akin. Hallelujah. Tama ba yung mga ang galing natin? Responding. Activating. Yeah. Sabi mo po ba, Pastora, na talagang ito yung lalim ng kahulugan ng pagkakatanggap mo sa calling ng Panginoon sa buhay mo? Fulfilled po ba? Alam mo, naiisip ko, maraming pagkakataon na isip ko, saan kaya ako ngayon kung hindi ako sumunod kay Kristo? I don't wanna even think about it. I don't wanna imagine it. Because there's no better life than being in the center of God's will. And if that means na medyo magugutom ako, because I had times when talaga nagugutom ako sa mission. Times na wala. Diba? Times na hindi ka prosperous. Yung mga ganon. Pero nasa sentro ka ng kalooban ng Panginoon, yung contentment. Godliness with contentment is great gain. Yes. Eh, ang contentment mo is knowing that you are in the perfect will of God. Amen. Even if it's the most unpleasant of situations, but you know that you are in His perfect will. Wow. You won't want to be anywhere else. Di po ba? Yes. It's true. I agree with you. Bukas natin pag-uusapan yung kasal ninyo, love story. Pastora, mensahe mo nga para sa lahat ng nakikinig sa atin ngayon tungkol dito sa kahalagahan ng pagsabi ng yes to the Lord. Wala ka namang ibang masasabi eh. The other side of it is no. How can you say no to the God of universe who created you and know everything about you, who has gifted you with what He thinks is best for you, who has gifted you with the things that He knows who you will best operate in. Giftings. Yung ka. Siya lang may alam nun eh. Amen. Siya lang may alam nun. At natutuwa kanina, pinapakinig ko si Pastor Dong, na-miss ko yung mga ganung mga pananalita eh, no? Yung tungkol sa pagsunod sa Panginoon. I mean, all out. Just all out for Him. I'm not saying na perfectly all out ako sa Panginoon. I struggled with some things that God made me do. You know, when I turned 50, sabi ko, Lord, okay na ba? Nagkaroon ako ng malaking struggle eh, in my latter part of Singapore years. Family, ministry, yung ganun, dami kong question. Sabi, Lord, 50 na ako. Is that it? Sabi niya, baka siguro magpapahinga na ako, Lord. Magre-retire na ako. You know, I hear that word, retirement. Pero alam ko, may mga matitinding missionary, retirement is not in their vocabulary. Someone taught me that. Yung ganun. So, sabi ko, Lord, okay na ba? Sasabi ng Panginoon. And I it seemed like He asked me this, ah. How many more years do you think, Ruth, you're gonna live? How many more? Sumagot naman ako, Pastora. Pastor, sabi ko, mga 20 years po. Sumagot pa ako kay Lord. Eh. You know those casual dialogue mo sa Panginoon? How many more years? Sasabi ko, Lord, maybe 20 more years? Because that's the average full life.
you give me 20 more years. Tapos sabi ng Panginoon sa akin, Ruth, 20 more years to influence the next generation. Wow. Sabi ko, Lord, trabaho pa rin pala. Yes, Lord. Yes pa rin. And then yes pa rin. Kaya nga sabi ko, yung yes mo, yung sa una, yung unang yes mo na matindi, it will lead to many more na instances when God would ask for your yes. Pero mas magiging madali. Magiging madali. Mas madali. Kung may pagsunod. Yung pagsunod mo, step by step na pagsunod sa Kanya, nagiging mas madali. Eh, kaya nga, sabi ko, Lord, no wonder si Paul, ganun na lang, I consider everything lost compared to the surpassing greatness of knowing Jesus Christ. Talagang, I have run the race. I have fought the faith. I finished the race. Tama ba? Balibaliktad na yun, di ba? He was so confident of that he did what God wanted him to do. Amen. Talagang fearlessly, with all boldness, he obeyed that call to go to the Gentiles. With all the opposition ng mga Kristiyano mismo, all the opposition ng mga dapat nasa parehong kampo niya, pero hindi, you know, they also opposed him when he's, you know, when he was reaching out to the Gentiles. Yun, yes. Yes, Lord. Amen. Yes lang, yes sa Panginoon. Hindi laging madali. Pero... Yes. May isa lang sabihin, Pastor. Bakit ba parang napakahirap mag-yes? Tama. Bakit nga? God is giving you everything. You know, in John chapter 1, He came full of grace and truth. And we receive that fullness. Grace upon grace upon grace. Ewan ko, hihirap pa bang magsabi ng yes? Sa Panginoon. Yun lang, anak, magtuloy ka mag-commit sa church. Kikwestiyonin mo pa ang Panginoon. Anak, magbigay ka. Anak, di ba? Opo. Kasi pagka nag-yes po tayo sa Panginoon, lahat ng aspeto ng buhay natin, ibibigay na rin natin sa Kanya, pati bulsa. Amen. Amen. Kahit ubus-ubusan pa, wala kang takot. Wala kang takot na magkukulang ka. Kasi puno ka na sa Panginoon. You have already received His fullness. John chapter 1. So yun, Pastora. Why, Kuya Ferdy? Pastor na rin po ba siya nun? Why him? Well, he's fully committed to the work. Wow. He was fully supportive that time after I left. Talagang magkakasama pa rin sila ng mga kapatid ko eh. Kasama sila sa ministry. And, yeah, why him? Sabi ko nga, kala ko, missionary, mas madali yata ang buhay ko. Sadali ang buhay ko kung missionary na lang mapapangasawa ko. Maghanap na ako ng missionary. Pastor, pareho ng calling, yung ganon. Pero you know, someone said to me, this, my roommate back in Bible college, sabi niya, Ruth, is an Australian friend of mine. Sabi niya, and I was sharing about Ferdy, etc. Architect siya, maybe I should marry a pastor. Sabi niya, Ruth, you're not marrying the profession. You are marrying the person. Wow. Tapos sabi ko, nga no, I love him. That's it. Di ba? I love him, full stop. Bakit si Ferdy? Somehow, dinala kami ng Panginoon sa isa't isa. And it came to fruition. Nagkaroon ng pagmamahal at lumalim yon para sa isa't isa. So, same. Tapos na na-realize ko na kailangan arkitekto para makapasok yung profession niya kaya kami nakapasok sa Singapore. Yung profession niya na naman kaya kami nakapasok ng New Zealand. Yun ang ginamit ng Panginoon and his influence as a lay person, it perfectly gels together yung aming pananawagan. Yung ganun.
magkaiba pero nag-compliment siya. Wow. Why him? Kasi napakagwapo po talaga ng asawa ko eh. Why him? Amen. Eh talaga naman totoo. Kasi yan yung quiet person of the heart. Yeah. He's a man with quiet spirit in the heart. Mm. The heart. Oh, yes, Pastor. Tayo lang maingay, ano? Mga daily life sharing, napakaganda naman ng ating pinag-uusapan ngayon. Na-blessed po ba kayo? Napakabilis ng oras, alam nyo ba, 4:30 na. Ay, mag-4:30 na. Sabi po ni Kuya Richard Carrasco, ang swerte daw po ni Kuya Ferdy. Kuya Ferdy, kung ikaw man ang nakikinig ngayon, nasaan ka ba? Parang hindi ko ikaw nakitang nag-comment, ha? Maaring hindi, maaring at some point of our marriage, hindi naisip ni Daddy. Pero pinaghirapan niya kasi ako. Ladies, mga kapatid, mga kababaihan dyan, pag pinaghirapan ka, ite-treasure ka. Wow! Yes. Pakiulit po. Pag pinaghirapan ka, ite-treasure ka ng lalaki. Mm-hmm. And that's what I always tell to my mga girls ko. Mm-hmm. Oo nga. Ha? Pag namuhunan, may puhunan ang lalaki. Yan. Okay, Pastor, ha? Ilang taon na kaya, po? Kaya Pastor, okay, isang statement. Kaya nung lumabas na ang mga baho ko in our marriage, mahal pa niya ako. Kasi pinaghirapan niya ako eh. Kaya maaring hindi swerte. Baka ako yung hindi siya swerte sa akin, you know. It's not an accurate statement, maybe. Sabi tuloy ni Ruben Red Manga, ito pala yung episode na para sana, para laging sana all. Yun! Oh, alaga naman. Pag pinaghirapan ka ng lalaki, ite-treasure ka. Kaya kayong mga lalaki, magandang nararamdaman niya yung hirap, napapagod kayo. Tama po ba? Bakit ka nakatingin? Hindi mo kasi ako pinaghirapan eh, ano? Ayun, mga ka-daily life sharing! Nako, napakaganda naman ng ating pinag-uusapan. Bukas ay maririnig natin ang kanilang love story. Yoho! Maririnig natin. Pastor, ha? Ilang taon na po kayong kasal ni Architect Ferdy? 27. We celebrated our 27th year this year. Wow! 27 years na po silang kasal. At ilan po ang inyong naging bunga? Apat po sila. Apat ang naging anak. Ang babae? Uh-huh. Ang babae, 26, 23, and 21. At saka isang lalaki na 11 years old. May sumunod po after 10 years. Lalaki. Wow! Tingnan niyo ang favor. Pag naglikod ka talaga sa Panginoon. Uh-oh. Amen. Sabi niya, Ruth, gusto mo ba nang magkaroon ng lalaking anak? Sige po, ayun, 42 years old ako, nagkaanak pa ako. Ngayon, mga ka-daily life sharing, alam niyo na ilang taon si Pastora Ruth. Alam niyo na, my God. Okay, Pastora Ruth, bago tayo matapos, dahil naririnig namin ng aming pinakamamahal na kaibigan, ate, ang suking-suki ng daily life sharing. Ayan, live sa ating studio. All the way from Sydney, Australia! Chacha! Si Pastora Chacha Del Coro! Wow, the one and only Chacha Del Coro! Wow! Eh, the one and only Lot Lot! Para pag-pag-pag-pag-pag eh, Lot Lot, harot, maharot! Kasi yung kuya ko hindi ma-pronounce yung Ruth Lot. Oh, okay. Kaya Lot Lot. Pastora! Pastora Chacha! Yes, maaari po ba kayong magsalita nung nakilala mo si Pastora Ruth nung university days niya? Anong masasabi mo? Oh, Lord. Have mercy. Ay, mabait naman talaga si Ruth. Yeah. Mabait naman pala eh. Saka
as nakikinig kasi ako, hindi naman ako nag-online, nakikinig lang ako kasi may ginagawa ako. Natatawa ako sa mga kwento niya kasi tama naman siya, inosente talaga siya. Oh, talaga niya sinasadyang manakit ng tao. Right? Ako pa nga nagsabi sa kanya nung yung si Kuya, Pastor Kuya, sabi ko, Ruth, girlfriend ka daw ni, ano? Sabi niya, huh? Ay, so kasi, actually, sa campus ministry na nandun kami, kung sino pagkakamala na girlfriend ka. Kasi ganun din nangyari sa akin, yung estudyante na leader, girlfriend daw niya ako. Sabi ko, ha? Wala kami ni Lord. Kuya rin yun, no? Si Kuya. Oo. Sabi ko, ha? Parang hindi ko yung sinabi. Parang baliktad yung sinabi ko. Ba't ganun na nakuha niya? Anyway. Siguro mabait talaga si Lord. At maano kasi siya eh. Malambing. Mm-hmm. And caring talaga. Nature niya yung caring. Kasi kaso siya. Siguro dala na rin nung gusto niya maging popular nung bata siya. Correct. Mm-hmm. Ngayon, nag-carry over na. Pero maganda naman yung kanyang mga. At saka mabait talaga. At saka matalino naman tong batang to. Hindi naman, oo. Kaya, at saka, really, she's like family, right? When I went to Singapore, when I go to Singapore, I go see her. Nung dumpas nila. Yeah. One time, she was trying to give me a key to their unit. And I go, ano to? Sabi niya, para hindi ka na namin susunduin pagdating mo dito. Mag-train ka na lang pumunta dito at pumasokin mo yung sarili mo. Ganon, siya ka-hospitable at ka-open. Yeah, open talaga siya. So, the Lord has blessed them. Silang dalawa ni Ferdy. I've seen their journey and you see their girls and their young boy, they love the Lord too. Meron silang their people who meron silang paninindigan maski bata pa sila. So kuha nila yan kay mommy at daddy nila because they are very stable now. They are very stable in the Lord. Yeah. Yes, maski ako, medyo ninervyos ako nung si Ruth lalabas na ng university. Sa kapag, baka pagalitan ako ng magulang. Kasi, nagdi-disciple sa'yo. Ako yung disciple. Disciple, patay tayo dyan. Sabi ko, nakaw po. Mapapahamak tayo dito. Hindi ko naman siya. If the Lord spoke to her, diba? Narinig ko naman yung testimony niya. She's a woman of faith. I could attest to that. I have seen her na nene pa siya. And I have seen her bloom. Nakita ko siya nung lahat ng buhok niya dark. Dark brown hair ko. And yeah. So, and my partnership nila ni Ferdy is such a blessing, right? Kasi Ferdy loves the Lord and loves her to honor the Lord's call in her life. Wow! Yun kasi yun. Yun ang nakita ko kay Ferdy. Talagang saludo ako sa kanya. He is a true man of God. Hindi siya na-insecure sa mahal niya. Yes. At pinagbigyan niya yung, you know, kasi he could have stood against that. But he didn't. And Ruth, because of that, flourished. Maski madami siyang, syempre, it's not easy to be a woman in this town, right? And raising at noon these three girls, it's not easy. But yung support ni Ferdinand doon and yung faith ni Ruth in that call, genuine call of God in her life, gave her stability and success. I mean, I would call it success. I don't know. Some people might not think it's success. Kasi now they're starting again. But what a testimony. Maski ako nagulat ako. Tsaka sa New Zealand, what are you doing there? Oh, the Lord called us. Okay. Wala nang, no questions asked, di ba? And sana nga, I was telling one person who's listening,
Sana one day I could visit New Zealand and see what I can do to help them in their work. Wow. Wow. Lord allows us. Yes. Yes. So I remember yung hospitality nila, yung pamangkin ko went to Singapore, and of course yung pamangkin ko tsaka yung friend niya didn't want to, you know, gastos pa ng accommodation. I asked Ruth to accommodate him. And sabi niya, kung okay lang sa kanila sa sahig, okay, mga cowboy naman yan, sige, okay lang yan sa kanila. And then my niece came back and said, Tita Cha, parang ikaw yun ah, pareho kayo ng vibes. Yan. Nasa yan, no? I'm so, Ruth, I'm so honored to hear you speak, I mean, to share your testimony. And I'm sure a lot of people are being blessed today. Yeah. You are such a blessing. The way you live your life, the way you conduct yourself, and the way you bless the Lord and honor Him. You and Ferdy, you are so much, such a blessing. And to the nations. Amen. So, amen. Wow. Praise God. Oh, yeah. Pati iba mo na mga ka-daily life sharing na miss ka, oh. Oo nga, na-busy ako masyado dito. Well, God is so faithful. And praise God for ka-daily life sharing. Yung isa kong kapatid, ano siya yata, ang tawag siya? Faithfully siyang nakikinig. Apo, si Doktor. Yes, Doktor. Mel, my brother. Yeah, so... Praise the Lord. I really appreciate your ministry, and the Lord has brought us together. Amen. If you think about it, we live so far away from each other, but in the spirit, we are knit together because of the love of God. So, Amen. I'm so blessed. Salamat po. And hello sa lahat ng mga ka-daily life sharing. Hello, Ate. Continue your walk with God. Amen. Wow, amen. Sa Panginoon, because you know what I'm telling people these days, because you know there's a lot of things going on. We are in God's hands. We are in good hands. Amen. Amen. Praise God. Salamat, Pastor Chacha. Live sa Sydney. Yes. Nako, Pastor Sydney. Dong, paano ba yan? Parang overtime na naman tayo. Pero sabi nga ni Pastor Chacha, as we continue our walk with God, we are in good hands. Oo, tama. Amen. Yun. So, kapag sabi nga ng Hebrew 3:7, ano, kapag narinig nyo ang tinig ng Diyos, huwag magmatigas ang puso. Yo! Ito lang naman yan eh. As sabi ni David sa 2 Samuel 24:24, na walang naglingkod sa Diyos na iniwanan at pinabayaan ng Diyos. Amen. Sabi nga, di ba? Wala po tayong ilalagay, ibibigay sa Diyos na hindi niya susuklian. Amen. Yan lang yun, Pastora. Yeah. Hey, Pastora Ruth, bukas may part 2 pa tayo. So, sa panibagong kwento mo. At hihilingin natin si Pastora Chacha dahil Happy New Year! Yo-ho! Oh, Happy New Year, Ate Chacha! Pastora, panalangin mo na po kaming lahat. Yes. Dito. Tama. Akala ko kakanta. Kakanta? Bukas. Bukas. Namimiss ka ni Pani Lotlot eh. Namimiss bukas ka ni Lotlot. Bukas kakanta tayo, sister, okay? Okay. We thank you, Lord, for your grace into our lives. We thank you for your unfailing love and amazing grace and the mercy that you pour into us, O God. Yes, Lord. We thank you, Lord, because we are in your hands. We are in God's hands. We are in good hands. Lord, we have a bright future because our future is with you. You are the guarantee of a great future. Your presence in our lives, your words, your Holy Spirit leading us. Amen. Father, continue to give us a spirit of obedience. The spirit of sonship, Lord, may it grow strong in us, O God. Amen. That we will never wander, that we will never go away, but Lord, we will listen to your voice and we will embrace all that you have, God. Yes, because Lord, you are a good God, a good Father, and you want to bring us into eternal life, O Lord, into your very presence, into your very heart.
We thank you, O God. We thank you for this new year, so full of challenges and uncertainty. Mm-hmm. And God, I speak faith. I speak faith that in the challenges and the uncertainty, we will see a road before us, the road of light, the Lord, road of life before us, God, as you lead us by your Spirit and by your word. As we join hands together, when some people can't walk, Lord, we will carry them because you carry us all the time. When some people are so very sad, Lord, we will embrace them so that they will know that even in their loneliness, someone is there to embrace them. Lord, let us be your hands and your feet. Lord. And Lord, let us be your love to the world. God, open our eyes and our minds and our spirits to know you more. Thank you, Father, for this ministry. In Jesus' name, I pray. Amen. Amen. Hallelujah. Salamat po. Salamat po. Mga ka-daily life sharing. Yes. Bukas muli, Responding to God's Call Part 2. Salamat, Pastora Ruth. Salamat, Pastor Chacha. God bless us. God bless you.